Ako po pala si Queen Victoria Calipara, also known as Kwin Chi, a visual artist. Actually, tattoo artist po ako for 15 years. Then, meron po kasi nagturo sa akin na mag-painting, ano po siya, si Sir Jota. Yun po yung naging mentor ko. Kasi po, nung time na yon sa shop na yon gusto po nilang enhance yung pagtatattoo. So, by the way of painting, yung pagtuturo ng fine arts, yun po yung ginawa nila sa amin. Pero, not expectedly na natuwa po ako sa pagpipainting. Dati po kasi, mahilig na po talaga ako mag-drawing since nung bata pa po ko. Nagkaroon po ako na boyfriend, so nagtanan kami, naranasan namin yung mga shortcomings sa buhay, naranasan namin yung mag-drawing kami sa palengke, nakita ng mga tao yun, sabi sa amin, bakit hindi kayo mag-tattoo? So, pumunta kami dun sa mga tattoo shops, dun nagpumpisa lahat yung art namin eh. Pandemic comes, nawala yung tattoo, since bawal tayong magkaroon ng contact sa mga tao. So, yung sa painting na yan, yan yung naging way namin for living. Naano rin na, ay, may buhay pala sa art. Ganon, hindi lang pala siya totaling hilig. So, ayun, tinuloy-tuloy ko na. May mga kaibigan ako na nag-fine arts. Sinabihan nila ako na mag-painting ka kaya sa mga gallery. Ganyan. Yung paggawa ko naman eh, gumagawa muna ako sa iPad ng mga boseto or sketch. Doon ako nag-ano ng mga ideas. Then, pag natapos na yun, saka ko naman siya ilalapat sa canvas. Doon na po namin. Doon po siya idodrawing. So, yun. Parang common din sa mga ibang pinitas. Maganda kasi yung madali na proseso para at least eh, matatapos mo rin kagad. Hindi mag-aano yung ideas. Hindi mawawala ka. Actually, yung mga trabaho ko, gusto ko yung masasaya. Kasi ang hirap naman, naandun ka sa bahay na yan, tapos hugot pa yung ilalagay kong painting. So, mas maganda siguro yung mga painting, masasaya yung mga nostalgic. Makapagbigay inspirasyon sa akin yung mga bagay-bagay na masasaya. Since galing ako sa tattoo, meron akong mga nakita po na taon gumagawa rin ng mga bubbleheads. So, naisip ko yung mga ganitong malalaki yung ulo, malalaki yung mata. Since yung mata kasi soul yan, dyan natin nakikita yung soul na. Yun, hindi naman naging inspirasyon ko sa paggawa ng mga paintings. Ang naging influence ko po sa art, sina Kelly Doty, yung po yung tattoo artist sa ibang bansa na gumagawa ng mga bubbleheads. Tapos, since blight doll po to, may manika talagang ganyan. Yung blight doll na yan means happiness yun. So, yun din yung isa sa mga naging inspirasyon ko dito sa paggawa ng mga blight. Kasi gusto ko talaga masaya lang eh. Ang gusto ko masubukan sa future is yung magkaroon ako ng mga collaboration sa mga product. Yung may lalagay yung mga arts ko, kunyari sa sapato, sa damit, or sa kahit saan nila gustong linagay. Diba? Or kaya sa mga mall, yung makapag-mural ako doon. Mailabas ko yung mga art ko doon. So internationally, locally, internationally, hinihikayat ko po kayo na pumunta sa Sentro Artista Gallery located at Arton Street sa Katipunan. Doon niyo po makikita yung mga paintings ko nito personally. Sana po makadalo po yung mga kaibigan ko po, mga supporters, mga fans nyo. Lala mo makapunta po sila. Salamat po.